Gospel and Culture Insight from the New Testament. Ang tanong. Ang ebanghelyo at kultura ay isang pangunahing isyo sa teolohiya ng Pilipinas. Natuklasan ng mga teologo at Kristiyano. Nakaramihan sa itinuro ng mga misyonerong Amerikano ay hindi kulturang Kristiyano kundi kulturang Western o Amerikano na maging ang mga teksto sa Biblia ay naiimpluwensyahan ng nangingibabaw na kultura ng kanilang panahon, ang kultura ng Greco-Romano. Na ang kulturang Pilipino ay at kailangang maging konteksto ng pagpapahayag ng Ebanghelyo. Kadalasan ng mga pastor ay nahaharap sa napaka-praktikal na mga katanungan tulad ng pinahihintulutan ba silang sumama sa isang kenyaw kung saan mananalangin ang mga tao sa ibang mga Diyos. Ay kabunyan, ang pinakamataas na Diyos sa katutubong paniniwala ng Cordillera, isa lamang pangalan para sa Diyos. Sa makatuwid, ang isang panalangin sa kabunyan ay katulad ng isang panalangin sa Diyos. Pinahihintulutan ba silang kumain ng pagkain na bago inihain sa mga anito? Serbisyo na kanilang pinangangasiwaan. Pinahihintulutan ba silang gumamit ng mga gong para tumawag ng mga pagsamba? Gong na kadalasang iniuugnay sa mga paganong ritual. Ano ang kanilang magiging reaksyon kung ang mga miyembro ng simbahan ay pumunta sa mga faith healer at mag-alay ng mga baboy o manok bilang mga sakripisyo? Ang proseso ng inculturation ay hindi madali. Ito ay patuloy na tanong at hamon kung aling mga bahagi ng kultura ang maaaring at dapat pagsamahin, kung aling mga bahagi ang maaaring maging mga sasakyan para sa pagpapahayag ng Ebanghelyo, at kung aling mga bahagi ang kailangang tanggihan dahil sumasalungat ang mga ito sa mensahe ng Ebanghelyo. Eksakto ang mga ito ay mga tanong na ng unang mga Kristiyano. Sa bagong tipan ng tema ng kultura ay isang sentral na tema, bagaman madalas na nakatago. Si Jesus at ang kanyang mga kontemporaryo ay hinamon na ng usapin ng kultura dahil maraming tensyon ang umiral sa pagitan ng nangingibabaw na kulturang Griego at ng katutubong kulturang Hudyo. At para sa mga unang Kristiyano ang ugnayan ng Ebanghelyo at kultura ay naging isang sentral at mahalagang isyu dahil ang sinaunang kilusang misyonerong Kristiyano ay tumawid sa ilang mga hangganan ng kultura. Ang mga sinaunang Kristiyano. Para sa mga unang Kristiyano, lalo na ang mga misyonero, ang inkulturasyon ng Ebanghelyo ay isang sentro. Mabilis, dahil tumawid sila sa mga hangganan ng kultura. Ipinahayag nila ang Ebanghelyo ni Hesukristo sa labas ng Palestine, sa Asia Minor at Greece. Ipinahayag nila ang Ebanghelyo hindi lamang sa mga Hudyo kundi sa mga Hintil din. Nagtrabaho sila pangunahin sa mga lungsod, hindi gaanong sa kanayunan. Ang pagpapahayag ng Ebanghelyo sa ibang kulturang pinagmulan kumpara sa kultural na sitwasyon ni Jesus at ng kanyang mga tagasunod ay nagsasangkot ng pagsasaayos at pakikibagay sa iba't ibang kultura. Ang inculturation ng Ebanghelyo, ang mabuting balita ay isang pangangailangan, kung hindi ay hindi mauunawaan ng mga tao sa mundo ng Greco-Romano na walang background na Hudyo ang Ebanghelyo. Nang walang inculturation ng Ebanghelyo sa kanilang sariling kultura, tinawag ng mga Gentile sa mga lungsod ng Greco-Roman sa labas ng Palestine ang Ebanghelyo na Mevent, dahil nauugnay lamang sa sitwasyon sa Galilea, isang malayong lugar, malayo. Halimbawa isa, ang kasunduan sa Jerusalem, mga Gawa Kapitulo 15. Ang ilang mahalagang tanong ay makikita sa mga Gawa 15 ang pagpupulong ng mga apostol sa Jerusalem ay naganap dahil ilang katanungan tungkol sa misyon sa mga Gentile ang pinagtatalunan, kailangan bang tuliin ang mga Gentile kapag sila ay naging Kristiyano? V.1.5. Kailangan bang sundin ng mga Gentile ang Torah, batas kapag sila ay naging Kristiyano? V.5. Kailangan bang sundin ng mga Hintil kapag naging Kristiyano sila sa mga batas sa kadalisayan? V.2.0.29. Ang kasunduan ng pagpupulong ay buod sa liham sa mga magiliw na Kristiyano sa mga Gawa Kapitulo 15 versikulo 24 hanggang 29 ang kasunduan ay nauugnay lamang sa huling tanong tungkol sa mga batas sa kadalisayan. Kaya, maaaring ipagpalagay ng isang tao na ang unang dalawang tanong ay hindi gaanong pinagtatalunan. Alam natin na ang pagtutuli ng mga Kristiyanong Gentile ay hindi isinagawa, samantalang ang Torah, batas sa pangkalahatan ay sinusunod ng mga magiliw na Kristiyano ngunit hindi ang mga batas ng kadalisayan ng Torah. Kaya ang mahalagang punto ay ang mga batas sa kadalisayan. Ang tesis na ito ay sinusuportahan ng obserbasyon na si Paul sa kanyang mga liham na walang salita ay binanggit ang kasunduan hinggil sa mga batas sa kadalisayan na binanggit sa mga Gawa Kapitulo 15 versikulo 29, ikaw ay umiwas sa pagkaing inihain sa mga Diyos-Diyosan mula sa dugo, mula sa karne ng binigti na hayop, at mula sa sexual na immoralidad. Bakit ang mga batas sa kadalisayan ay isang pinagtatalunang isyu? Bakit apat lang ang hinihiling ng mga apostol sa Jerusalem? Panuntunan, alin sa tatlo ang Eurytilos?
Ang background ng simbahan sa Jerusalem na kinakatawanang. Si James ang pananaw ng Kristyanismo ng mga Hudyo, kung saan ang mga Kristyanong Hudyo ang karamihan. Kabilang sa kanila ang ilang mga magiliw na Kristyano. Ang layunin ng apat na panuntunan sa kontekstong ito ay upang paganahin. At mapadali ang pakikisama, especially table fellowship sa pagitan ng mga Kristyanong Hudyo na sumunod sa mga batas ng kadalisayan at mga magiliw na Kristyano, kaya ang kasunduan sa Jerusalem ay isang napaka-praktikal na kasunduan, hindi isang dogmatikong desisyon. Dinisenyo para sa mga pamayan ng Kristyano na may mga Hudyo-Kristyano at Gentile-Kristyano, pinabayaan ni Pablo. At kasama niya marahil ang iba pang unang Kristyanong misyonerong nagtrabaho sa mga Gentile, ang Jerusalem. Kasunduan dahil tila hindi ito nauugnay sa kanilang konteksto. Iba ang background ni Paul at ito ang nagpapaliwanag kung bakit hindi niya itinuring ang kasunduan bilang mahalaga at malamang na ibinagsak ang mga kinakailangan na napagkasunduan kung hindi man ang kanyang katahimikan tungkol sa halos hindi maipaliwanag ang apat na batas. Ang background ni Paul ay ang pananaw ng Gentile na Kristyanismo. Na may isang banayad na Kristyanong karamihan, kabilang sa kanila ang ilang mga Kristyanong Hudyo. Ang apat na panuntunan ay tila hindi kailangan dahil talahan na yan, ang pakikisama ay hindi nanganganib. Isa sa apat na alituntuning kinuha ni Pablo sa 1:8-10, pinahihintulutan bang kumain ng pagkaing inihain sa mga Diyos-Diyosan sa pagtalakay ni Paul sa isyo halatang halata na ang konteksto sa Korinto ay hindi ang Jewish Christian, Gentile Christian table fellowship. Ngunit ang problema sa pagitan ng malakas na Kristiyano, mga hindi tinukso ng mga Diyos-Diyosan at malayang kumain ng lahat, at ang mahina. Hindi isang salita ang tinukoy ni Pablo sa kasunduan sa Jerusalem, ngunit malayang talakayin ang isyo sa bagong konteksto at magbigay ng ibang sagot, oo, pinahihintulutang kumain ng karne na inihain sa mga Diyos-Diyosan. Gayunpaman, isa sa alang-alang ng malakas ang mahina na maaaring matisod. Halimbawa 2, ang mga batas na kadalisayan. Ano ang nangyari sa apat na tuntunin sa Kristyanismo? Sa mga pamayan ng Kristyanong Gentile, kung saan may kaugnayan ng orihinal na layunin ng mga tuntuning ito, bagong interpretasyon ng mga ito. Ang mga pagbabawal na ito na nagmula sa ritual, ay lalong binibigyang kahulugan bilang mga moral na utos sa konteksto ng simbahan kung saan ang mga Hudyo ay isang maliit na minorya lamang. Ang mga ito ay itinuturing na mga pagbabawal laban sa pagsali sa pag-anong sakripisyo, laban sa homicide at sekswal na maling pag-uugali, at bilang isang kal na sundin ng golden rule na pumapalit sa pagbabawal sa pagkain ng karne ng mga hayop na binigti. Si Paul, at ang pagsunod sa kanya ng mga mayakda ng bagong tipan sa kanyang tradisyon, ay nadama na malaya na huwag pansinin o muling bigyang kahulugan ang mga batas sa kadalisayan at kadalisayan sa kanilang konteksto ng mga pamayan ng Kristiyano na may karamihan ng mga magiliw na Kristiyano na malakas na naiimpluwensyahan ng kulturang Helenistiko. Sila ay nanirahan sa halip na ang templo ang natipong komunidad na puspos ng Espiritu ay naging templo ng Diyos. 2 Korinto 6 versikulo 16, 1 Korinto 19 minuto pasado alas 6. Halimbawa 3, mga babae sa pagsamba Pablo. Sa kabila ng kanyang teolohikong pananalig na ang mga lalaki at babae ay pantay, Galacia Kapitulo 3 versikulo 28, gayunpaman, pinayuhan ni Pablo ang mga asawang babae na tumahimik sa pagsamba at ang mga babae ay magvel ng kanilang buhok. 1 Korinto Kapitulo 11 versikulo 2-16, 1433-35. Background para sa mga ito, ang payo ay ang missionary trust ni Paul at ang patriarchal society ng kanyang panahon. Mas inaalala niya kung ano ang maaaring isipin ng mga tagalabas kaysa sa kanyang teolohikal na paniniwala. Si Paul ay isang tao sa kanyang panahon na bahagi ng kultura at lipunan ng kanyang panahon na isang androcentric at patriarkal na kultura at lipunan. Ang mga halaga na ipinakita dito ni Paul ay mga halaga ng lipunan at kulturang Greco-Romano. Ang tradisyonal na damdaming Romano laban sa mga matrona na nagsasalita sa publiko at pagtitipon para sa mga pampublikong demonstrasyon ay ipinahayag sa talumpati ng Consul Cato laban sa mga kababaihang Romano. Ngayon sa tahanan ng ating kalayaan ay sinakop ng galit ng mga babae, dito sa forum ay nabugbog at natatapakan. Anong klaseng pag-uugali ito? Tumatakbo sa publiko. Humaharang sa mga kalye at nakikipag-usap sa ibang asawa ng mga babae. Hindi mo ba maaaring itanong ang parehong bagay sa iyong mga asawa sa bahay? Ngunit ang pangunahing problema, sa aking mga mata, hindi ba sinasalamin ni Paul ang nangingibabaw na pag-iisip tungkol sa mga kababaihan ngunit? Na binibigyang katwiran niya ang mga posisyong ito sa teolohiya. Ang tamang hairstyle para sa mga kababaihan ay isang kaugalian lamang. Si Paul ay nagbibigay katwiran sa kaugaliang ito sa teolohiko sa pamamagitan ng pagbibigay kahulugan dito bilang isang simbolo ng kanilang espiritual na kapangyarihan.
Ang paraan ng pakikipagtalo ni Paul ay kinuha at pinatindi ng Dotero Pauline at Pastoral Letters. Ang pagpapasakop ng mga asawang babae sa ilalim ng kanilang mga asawa ay hindi lamang hinihingi kundi ayon din sa teolohikong katwiran, Epso 22 minuto pasado alas 5:24. Ang pagbubukod ng mga kababaihan sa ministeryo ay hindi lamang hinihiling kundi ayon sa teolohikong katwiran, 1 Timoteo Kapitulo 211 hanggang 15. Ang mga teolohikong pagbibigay katwiran ng mga kaugalian, gawi at tradisyon ng panlipunan at kultural na kapaligiran ay naging mahirap na ituring ang mga pangangailangang ito bilang nakakondisyon sa kultura, at sa makatuwid ay hindi magpakailanman na nagbubuklod. Halimbawa 4, The Logos Christology of John. Ang mga unang kristyanong teologo noong ikalawa at ikatlong siglo CE ay nahirapang ipaliwanag sa mga Hudyo. At sa mga pilosopong Helenistiko ang kanilang paniniwalang Trinitarian, naniniwala kami sa isang Diyos at sa parehong oras, sumasampalataya kami sa Diyos, kay Jesu Cristo at sa banal na Espiritu. Sinabi ng mga Judyong teologo at pilosopo, hindi ka naniniwala sa isang Diyos kundi sa tatlo. Sabi ng mga pilosopong Helenistiko, ang sinasabi mo, ay isang lohikal na pagkakasalungatan, ito ay hindi posible. Sa sinaunang kristyanong simbahan mayroong iba't ibang mga posisyon tungkol sa kung paano maunawaan at ipaliwanag ang Trinidad at ang pagka-Diyos ni Jesu Cristo, gaya ng makikita sa mahabang dekada at maging madugong kontrobersya tungkol sa Trinity at Christology. Ito ay Hellenistic na pilosopiya na may konsepto ng Logos, o ang salita ng Diyos, na nagbigay daan sa simbahan na patunayan ng manetihismo at ang pagka-Diyos ni Cristo. Pakikitungo sa nilikhang mundo na nagdurusa at nagbabago at nabubulok. Kaya't ang Diyos ay nauugnay sa mundo sa pamamagitan ng isang emanasyon ng mga logo na nagmumula sa Diyos bilang isang intermediate na tagapaghayag o tagapamagitan. Ang mga koneksyon sa Hebreyong pagkaunawa ng Sophia, ang karunungan ng Diyos, at ang lugar ng mga logos sa paunang salita ng Ebanghelyo ni Juan, ay ginawa itong isang mabungang lugar ng pagmumuni-muni ng pinuno ng simbahan tulad ng apologist, Justin Martyr, na namatay noong C. 165, at ang mga teologo na sina Clement Tertullian at Origen. Ang mga logo at ginamit ito upang bumuo ng mga Christologies na nagpapatunay sa pagka-Diyos ni Kristo habang hindi pinapahina ang pananampalatayang manetistiko. Halimbawa 5, Hebreo. Ang mga Hebreo ay malakas na naiimpluwensyahan ng Jewish Hellenistic na pilosopiya na ang pinakatanyag na kinatawan ay si Philo ng Alexandria, 20 BCE 45 CE. Nais ni Philo na pagsamahin ang pananampalataya at tradisyon ng mga Hudyo sa pilosopiyang Griego, sa ilalim ng sentral na palagay, ang Judaismo ay isang mas perpektong anyo ng pilosopiyang Griego, bar 308, ang pilosopiya ni Philo ay naiimpluwensyahan ng pilosopiya ni Plato, na batay sa palagay na ang tunay na mundo ay ang mundo ng mga ideya at mithiin. Samantalang ang material na mundo ay itinuturing na anino o kopya ng totoong mundo, sa makatuwid ay mas mababa. Ang mga ideyang ito ay kinuha ng may akda ng Hebrews. Sa buong Hebisa ay nakatagpo ng kaibahan sa pagitan ng tunay na mundo na kinilala sa makalangit na mundo, at ang material na mundo na kung saan ay isang anino lamang at lilipas si Kristo ay nauunawaan bilang ang ating pag-access sa makalangit na mundo, at tinawag ng may akda ang mga Kristiyano upang hanapin ang makalangit na tinubo ang lupa. Lalo na sa paunang salita Hebrew 1:1 hanggang 4 na ilang ideya ng Jewish Hellenistikong pilosopiya ang kinuha. Hal, ang pag-unawa sa incarnation. Ang anak ay ang ningning ng kaluwalhatian ng Diyos at ang eksaktong representasyon, selyo, imprint ng kanyang pagkatao, Hebrew 1:3, sa likod ng pang-unawang ito maririnig ang pagkakaiba sa pagitan ng tunay na makalangit na mundo, na may katumbas, isang anino, isang kopya sa material na mundo. Conclusion. Sa panahon na ng bagong tipan ay mapapansin na natin kung paano isinali ng Ebanghelyo, ang mabuting balita, na ang ibig sabihin ay, ang mabuting balita ay nauugnay sa ibang kultura, na iiba sa orihinal na kultura, na ang kulturang rural ng mga Hudyo, kulturang background ni Jesus. Ito ay isang kinakailangang proseso, dahil ang karamihan sa mga unang Kristiyano, kasama nila ang mga may akda ng bagong tipan ay nanirahan sa ibang kultura kaysa kay Jesus. Kaya, kinailangan nilang isalin ang mabuting balita sa kanilang sariling kultura, hindi lamang sa mga tuntunin ng wika, kundi pati na rin sa mga tuntunin ng mga ideya, konsepto, pagpapahalaga at mga gawi. Sa ganitong paraan lamang ang kanilang mensahe, ang kanilang pangangaral at pagtuturo ay maaaring may kaugnayan, na ang Ebanghelyo ay dapat na inculturated ay malinaw, dahil ito ay hindi umiiral na dalisay, higit sa kultura. Ang mahalagang tanong ay paano? Halimbawa, isinali ni Pablo ang mabuting balita sa isang medyo malayang paraan, isa, halos hindi niya tinukoy ang mga turo ni Jesus.
Dalawa, binaliwala niya ang mga batas tulad ng mga batas sa kadalisayan at mga kasunduan tulad ng kasunduan sa Jerusalem kung ang mga ito sa kanyang mga mata ay hindi nauugnay sa kanyang sitwasyon. Tatlo, kinuha niya ang mga turo at kultural na halaga ng kanyang kultura, ang kulturang Greco-Romano at pinagsama ito sa kanyang teolohiya. Kinailangan ni Pablo na ibagay at ibagay ang mabuting balita sa kanyang mga tagapakinig na pangunahin ng mga Kristiyanong Gentil sa lungsod sa labas ng Palestine. At ang kakayahan ni Paul na makibagay at mag-adjust ay tiyak na isang dahilan kung bakit siya naging matagumpay sa kanyang misyon. At ninais ni Paul na maging matagumpay dahil itinuring niya ang kanyang misyon bilang isang napakahalagang misyon bago ang pagdating ng Panginoon na inaasahan niya sa lalong madaling panahon. Gusto niyang ipahayag si Hesukristo sa pinakamarami hanggat maari sa makatuwid ang kanyang plano na isagawa ang kanyang misyon sa Espanya. Masasabi ng isa, masyadong inangkop ni Pablo ang kulturang Greco-Romano, sa pamamagitan nito ay binago niya ang buong ebanghelyo. Ngunit masasabi rin ng isa, dapat nating isalin ang mabuting balita sa ating kultura at dapat nating gawin ito ng malaya gaya ni Paul at hindi manatili sa iisang titik. Ang inculturation ng ebanghelyo ay hindi lamang nangangahulugan ng pag-aangkop, pagsasaayos at akomodasyon sa ibang kultura. Ang proseso ng inculturation ay mas mahirap dahil ito ay tulad ng isang dialog sa pagitan ng ebanghelyo at kultura o sa pangkalahatan tulad ng isang dialog sa pagitan ng katotohanan at sitwasyon ng dialog ay nangangahulugang pabalik-balik at pabalik-balik. Dahil ang ebanghelyo ang katotohanan ay hindi umiiral na dalisay nang hindi nauugnay sa kultura at sa sitwasyon, ang isa ay hindi maaaring ilapat ang ebanghelyo o ang katotohanan sa sitwasyon. Sa bagong tipan maaari nating obserbahan ang pag-uusap sa pagitan ng ebanghelyo at kultura, at dahil ang Biblia ang ating oryentasyon sa buhay, ang mga pag-uusap sa Biblia sa pagitan ng ebanghelyo at kultura ay makakatulong sa atin para sa ating sarili. Dialogo sa pagitan ng ebanghelyo at kultura. Ang mga halimbawang nabanggit sa itaas ay nagbibigay ng ilang mga alituntunin, at ipakita din kung gaano kahirap ang pag-uusap sa pagitan ng ebanghelyo at kultura. Sa halimbawa isa, ang mahalagang tanong ay kung ang utos ng Biblia ay may katuturan sa isang ganap na naiibang konteksto. Sa magkahalong komunidad, Jewish Christians at Gentile Christians, ang kasunduan sa Jerusalem ay mahalaga at may katuturan. Sa mga pamayanang Kristiyanong Hentil, wala itong kabuluhan. Ang isang problema, gayunpaman, ay lumitaw sa mga pamayanang Kristiyano, kung saan isang maliit na minorya lamang ang mga Kristiyanong Hudyo. Maliwanag, ang mga Kristiyanong Hentil ay nag-claim na ang mga Kristiyanong Hudyo ay nagbibigay ng kanilang mga paniniwala at tradisyon at nag-asimila, halimbawa ay makikita sa FCF panimula. Maaring may magtanong kung ang karamihang Kristiyanong Hentil ay hindi dapat magpakita ng konsiderasyon sa minoryang Kristiyanong Hudyo. Para sa ngayon ay kapareho ng para sa pot, mayroon bang tiyak na mga utos ng Biblia o may katuturan sa ating konteksto? Sa halimbawa dalawa, ang Kristyanismo sa mga simula nito ay napakamalikhain sa muling pagbibigay kahulugan sa mga tradisyon. Ang muling pagbibigay kahulugan sa mga batas sa isang kapaligirang Gentil ay isang malikhaing proseso. Maaari nating matutunan mula sa kanilang isang kahihinatnan ng bagong interpretasyon ng mga batas sa kadalisayan, gayunpaman, ay may problema, sa ganitong paraan ang Kristyanismo ay nahiwalay sa Kristyanismo ng mga Hudyo. Sa halimbawa tatlo, ang pag-aangkop at pagsasaayos sa lipunan at kapaligiran ng isang tao ay pinahihintulutan hanggat hindi ito sumasalungat sa mga pangunahing turo ng Biblia. Kung ano ang mga pangunahing turo ay pinagtatalunan, at kailangang talakayin ng paulit-ulit sa mga Kristiyano. Kaugnay ng halimbawa ay mangangatwiran na ang payo ni Pablo sa mga kababaihan na manahimik ang mga simbahan ay sumasalungat sa mga pangunahing turo ng Biblia na ang mga lalaki ay mga babae ay nilikha habang ang mga espiritual na kaloob ay ibinibigay sa lahat at sa gayon ay gagamitin din ng lahat sa simbahan na ang kalooban ng Diyos sapagkat ang mga tao ay pagpapalaya. Kaligtasan at pagtubos, hindi pagpapasakop at pang-api. Sa halimbawa apat, ang Logos Christology ni Juan ay isang napakamalikhaing paraan upang ipahayag ang kapaligiran ni Jesucristo. Ang panganib sa Christology ni John ay upang ihiwalay ito mula sa kanyang makasaysayang sitwasyon, at upang ganapin ito. Ang mga debate sa Kristolohiya ay nakatutok sa Christology ni John, nang hindi isinasaalang-alang ang kanyang background. Ibig sabihin, ang isang Christology na inilalahad ni Juan ay hindi makabuluhan sa bawat sitwasyon at konteksto. Sa makatuwid, kapag iniangkop natin ang Christology, isinasaalang-alang din natin ang ating konteksto, ang ating kultura, ang ating sitwasyon. Halimbawa kahit na ang teolohiya ng Hebrew ay isa ring malikhaing Platonic na pananaw sa mundo sa likod, ang paghahati sa makalangit, tunay na mundo ang material na mundo, hindi ang pangunahing pananaw sa mundo sa Biblia.
Ang pananaw sa mundo ng pagtaka sa daigdig ng mga Hebreo, isang bagay na tinatanggihan ng karamihan sa mga akda sa Biblia. Ang Biblia ang makalangit na mundo, ang lupa ay malapit na nauugnay. Nakikilala ngunit hindi pinaghihiwalay. Pinakamahalaga, ang Biblia ay hindi itinuturing na negatibo, bilang comet. Bilang anino lamang na tunay na mundo, kundi bilang mabuting nilikha ng Diyos, bilang lugar kung saan ang Diyos kasama ang kanyang mga tao, bilang lugar kung saan ang mga pangako ng Diyos ay natutupad. Ang mga halimbawa ay nagpapakita na ang isa ay nagsusuri sa pagitan ng ebanghelyo, palaging matagumpay na mga dialog. Sa paraang kailangan ng ating mga pag-uusap sa pagitan ng ebanghelyo at kultura, masuri ng ibang mga Kristiyano at ibang mga simbahan. Paul bilang isang modelo ng dynamic na interaksyon ng ebanghelyo at kultura. By Gordon Zerbe. Karamihan sa mga payo ni Paul ay nakatuon sa sitwasyon at ang paggamit nito ng walang pinipili sa anumang sitwasyon o kultura ay isang medyo mapanganib na pamamaraan. Ito ay totoo sa kabila ng katotohanan na ang kanyang direktang mga pangaral sa mga liham ay nagbibigay ng hitsura ng translatability sa anumang sitwasyon. Ang conceptual na balangkas kung saan ipinapahayag ni Pablo ang ebanghelyo ay kadalasang mahirap isalin sa isang bagong konsepto, lalo na sa isang dikanluran. Gayunpaman, pagkasabi nito, si Paul ay makikita rin bilang isang modelo ng inculturating ang ebanghelyo sa isang bagong kultural na anyo at ng bridgeang kultura. Mahalaga si Paul dahil hinanggad niyang hindi lamang pagdugtungin ang ebanghelyo sa mga bagong kultura kundi pati na rin ang pagtulay ng mga kultura. Ang kapaligiran ng kanyang trabaho, ang mga lungsod ng mundo ng Greco-Roman, ay halo-halong kultura at lahi bilang karagdagan sa iba pang karaniwang urban dynamics. Kaya't hindi lamang niya kinailangan na makipag-ayos sa dinamika ng ebanghelyo at kultura sa pag-e-ebanghelyo, ngunit napilitan din siyang makipag-ayos sa iba't ibang lugar ng kultura ng isang lalong magkakaibang kulturang simbahan. Komunidad ng Minoria, Jewish, sa isang kapaligirang kultural na karamihan sa mga Griego. Mayroon siyang dalawang pangalan para sa bawat isa sa kanyang mga kultural na Oral Salt Hebreo, at Paul Roman na salungat sa popular na paniniwala. Hindi siya nakatanggap ng pagpapalit ng pangalan sa kanyang pangitain sa muling nabuhay na Panginoon. At bilang isang misyonero ay malamang na siya ay lumilitaw na mas mabait kaysa sa mga kolonyal na misyonero, dahil hindi niya dinadala ang isang nangingibabaw na kultura sa mga coattail ng politikal na pagpapalawak. Ang kanyang mga paniniwala sa relihiyon ay lumago mula sa isang kulturang minorya. Gayunpaman, nilabanan niya ang paglaban ng gusto ng mga kapwa mananampalataya na Hudyo na mag-export siya ng higit pang kultura na itinuturing nilang mahalagang bahagi ng pananampalataya. Ngunit dahil ang mga tagabuo ng tulay ay inaatake mula sa magkabilang panig, gayon din ang aming tansya kay Paul. Siya ay itinuturing na kontrabida na sumisira at nakompromiso ang ebanghelyo. Sa pamamagitan ng pagpapakilala ng relihiyon ng personal na pagtubos na nag-iwan ng mahalagang ebanghelyo ng pagpapalaya at panlipunang hustisya ni Jesus na isang maling pagbasa kay Paul. Sa kabilang banda, siya ay itinuturing na bayanit na inculturated ang mabuting balita sa isang bagong kultural na konteksto, sa gayo'y tinitiyak ang tagumpay ng kilusang Kristiyano sa buong mundo na labis na nagsasaad ng kaso. Sa mga sumusunod ay tutukuyin ko ang ilang mahalagang katangian ng gawain ni Pablo na may kaugnayan sa ebanghelyo at kultura. Isa, sinikap ni Pablo na ikultura ang ebanghelyo. Ipinahayag ni Pablo ang ebanghelyo sa pamamagitan ng mga salita, larawan at mga simbolo na iginuhit hindi lamang mula sa kanyang sariling tradisyon, kabilang ang banal na kasulatan at ang simbolikong mga pattern ng kanyang pamana ng Pharisaic, Jewish apocalyptic, kundi pati na rin mula sa kanyang Greco-Roman na kultural na kapaligiran. Ang kanyang mga liham ay puno ng mga salita, estilo, at konsepto na nagmamarka ng isang akomodasyon at asimilasyon sa kulturang Griego, isang proseso na sa katunayan ay sinimulan bago pa ang kanyang panahon. Tahasang pinagtibay niya ang lahat ng kultura, ipinahayag ang kanyang obligasyon sa lahat ng mga tao at subculture, at ipinahayag ang kanyang pagnanais na umangkop sa iba't ibang kultural na kapaligiran para sa kapakanan ng Ebanghelyo, 1 Corinto Kapitulo 9 Versikulo 19 hanggang 23, Roma Kapitulo 1 Versikulo 13 hanggang 17, Galacia Kapitulo 3 Versikulo 26 hanggang 28, 1 Corinto Kapitulo 12 Versikulo 13, Colossas Kapitulo 3 Versikulo 10 hanggang 11. 2. Sa loob ng prosesong ito ng inculturating ang ebanghelyo, hinanggad din ni Paul na in-gospel ang mga kultura, ibig sabihin. Pinagtibay niya ang mga paraan kung saan ipinakita ng mga kultura ang ebanghelyo bago pa man dumating ang tiyak na ebanghelyo tungkol kay Jesus. Ang ibig sabihin ng in-gospeling culture ay walang kultura ang ganap na wala sa katotohanan ng Diyos. 2 talata ang partikular na naglalahad ng ideyang ito. Ipinangangatwiran ni Pablo na pagdating sa lahat ng pangkat ng tao na sumasagot sa Diyos, ipapakita ng Diyos ang ganap na walang kinikilingan.
Ang bawat kultural na grupo ay hahatulan ayon sa paghahayag na ipinakita sa kanila kung sila man ay may mga banal na kasulatan o wala ang mga banal na kasulatan. At bilang isang paraan upang hamanin ang banal na pribilehiyo ng mga may tradisyon ng paghahayag ng banal na kasulatan, sinabi ni Pablo na ang pagkakaroon ng paghahayag ng Diyos sa walang ginagawa kumpara dito. At pagkatapos ay nagpatuloy pa siya, sinasabing ginagawa ng ilang tao ang hinihingi ng Diyos kahit na wala silang nakasulat na paghahayag ng banal na kasulatan. Pagsusuri ng kanilang pag-uugali, sa kaso ng Acts 17, si Paul ay nangangaral ng ebanghelyo sa mga intelektual na elite ng lipunang Griego. Ito ay isang kahangahangang halimbawa ng kontekstwalisasyon. Ipinangaral ni Pablo ang ebanghelyong Kristiyano gamit ang mga konsepto at sipi mula sa pilosopiyang Stoic. Ito ay tulad ng paglalahad ng ebanghelyo sa China sa pamamagitan ng pagtukoy sa mga sagradong teksto at konsepto ng Taoismo bilang sumasalamin sa katotohanan ng ebanghelyo. At kaya't binalot ni Paul ang ebanghelyo sa wika ng Stoic Panentheism Acts 17:24-26. Ngayon ay nagpatuloy si Paul sa pagkabigla sa kanyang mga tagapakinig sa ideya ng isang layunin kung saan ang lahat ng kasaysayan ay humahantong. Nailalarawan sa pamamagitan ng muling pagkabuhay at pagdating ng hustisya sa buong mundo. Ngunit sa daan ay nasabi ang ilang napakahalagang bagay. Alinsunod sa pagtuturo ng Stoic, inaangkin niya na ang paghahanap ng relihiyon ay likas sa bawat tao at grupo, ipinapahayag niya ang mahalagang pagkakaisa ng lahat ng sangkatauhan sa loob ng pagkakaiba-iba nito, at iginiit niya na ang Diyos ay immanent at malapit sa lahat ng mga tao, sa madaling salita na ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa lahat ng kultura. Hindi itinatanggi ni Pablo ang kanilang kultural at pilosopikal na pananaw bilang bangkarote, ngunit inilalahad ang Kristiyanong Ebanghelyo sa pagpapatuloy ng kanilang pre-Christian na pagkaunawa. Sa katulad na paraan, ang sinaunang Kristiyanong teologo na si Justin Martyr, na higit pang nagtanim ng ebanghelyo sa wikang pilosopikal at kaisipang Griego. Nangatwira na sina Plato at Socrates ay mga Kristiyano 300 taon bago umiral si Kristo sa lupa. Walang nagtaas ng kilay at nag-iisip kung isa ba siyang erehe. Ngunit marahil kung ang isang Asyano ngayon ay magsasabi ng parehong bagay tungkol kay Siddhartha Gautama, Buddha, maaari silang matawag na syncretistic. 3. Bukod sa pag-inculturate ng mga kultura ng engospeling ng ebanghelyo, hinanggad din ni Paul na tulay ang mga kultura. Ang Acts 13 ay nagbibigay na sa atin ng isang kahangahangang larawan ng isang lahi at kultura na magkakaibang grupo ng mga pinuno sa simbahan ng Antioch. At ang kanyang pakikipag-ugnayan sa simbahan ng Corinto ay lalo na nagpapakita na ang simbahan ay magkakaibang kultura at socio-economico. Sa katunayan, marami sa mga hindi pagkakaunawaan ng pangkatin na lumilitaw sa pap ng 1 Corinthians ay maaaring maiugnay sa panlipunan, pang-ekonomiya, at kultural na mga kadahilanan, hindi puro relihiyon. Mayroong mga Hudyo at Griego, mga alipin at mga malaya, nagsasarili at matagumpay na mga kababaihan at mga patriarkal na lalaki, ang mahihirap at mayayaman ay isang recipe para sa kapahamakan. At sinubukan ni Paul ang imposibleng ay lapit sila sa pagkakaisa. Marahil ang pinakanakababahala kay Paul ay ang sumusunod na salungatan na ginaganap sa parehong mga lokal na simbahan at sa mas malawak na tanawin sa Mediterranean, sa isang banda ay may malakas na Jewish exclusivism at absolutism sa ilang mga Kristiyanong Hudyo, at sa kabilang banda. Isang lumalagong anti-Semitism at cultural supremacy sa maraming mananampalataya ng Greco-Roman sa pagtugon sa problemang ito sa Roma Kapitulo 9 hanggang 11, ipinangangatwira ni Pablo na ang magkatulad ng mga kasaysayan ng Hudyo at Griego ay sa katunayan ay magkakaugnay. At na ang kaligtasan ng lahat ng mga tao ay magkakaugnay na isip niya ang kaligtasan ng lahat ng mga tao at ng lahat ng nilikha sa paraang magkakaugnay. 4. Hinamon din ni Paul ang mga aspeto ng kultura, partikular na ang mga aspetong mapangapi at hindi makatao sa mga individual o sa mga grupo. Kapansin-pansin, ang kanyang pinakamatitinding hamon sa bagay na ito ay nakadirekta sa simbahan sa Corinto, isang halo-halong komunidad, ngunit sa pangkalahatan, mayamang piling tao, at edukado. Hindi nakakagulat. Tumanggi si Paul na tumanggap ng mga pinansyal na kontribusyon mula sa simbahan sa Corinto, bagamat siya ay tumanggap ng tulong pinansyal ng masaya mula sa mas naghihirap na mga taga-Filipos, isang maliit na halimbawa ay ang kanyang hamon sa kanilang pagsasagawa ng hapunan ng Panginoon. Sinasabi niya na ito ay isang kasuklam-suklam sa tunay na kahulugan ng hapunan ng Panginoon, ang ilan ay umaalis na puno ng laman at lasing at ang iba ay umalis na gutom at nauuhaw. Well, ang mga mayamang patron na nag-host ng mga communal na kaganapan sa kanilang sariling mga tahanan ay ginagawa lamang kung ano ang katanggap-tanggap sa kultura.
Kapag nag-host ka ng isang piging, pinagsilbihan mo ang iyong mga kaibigan, kasosyo sa negosyo at mga kliyente sa negosyo sa mas magagandang silid at inalok mo sila ng pinakamasarap na alak at pinakamasarap na pagkain. Samantala, ang mga alipin, babae, bata, at iba pang mga umaasa ay inilipat sa masikip na mga silid at ang mga natira. Ito ay karaniwang kasanayan, ngunit ang sabi ni Paul, ang pagkain na ito na nagdiriwang ng pagkakaisa sa loob ng bagong komunidad ay dapat na iba. At maaari mong isipin ang reaksyon ng kanyang mga mambabasa, ang ibig mong sabihin ay maaari kong ituring ang aking mga alipin bilang mga alipin 6 na araw sa 1 linggo at sa 1 araw kailangan kong ituring silang pantay-pantay. Tinatanong mo ang imposible. 5. At dinadala tayo nito sa huling punto, pinili ni Paul ang kanyang mga laban sa mapaghamong kultura. Nakikita natin kay Paul ang isang dinamikong pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mapaghamong kultura at matulungin sa kultura. Sa huling kaso, maaari mong sabihin na siya ay nakompromiso sa positibong kahulugan, hindi sumuko sa kultura, ngunit nakompromiso para sa mga praktikal na dahilan. Halimbawa, sa Galacia Kapitulo 3 Versikulo 26-28. Sinabi ni Pablo na sa bagong pamayanan, ang mga dating panlipunan at kultural na pagkakaiba ay dapat wakasan, walang Hudyo o Griego. Walang alipin o malaya, at walang lalaki o babae. Si Paul ay karaniwang nakipaglaban lamang sa unang labanan. Pagkompromiso sa pangalawang dalawa. Pagdating sa realidad ng hindi pagkakapantay-pantay ng kasarian at sa institusyon ng pang-aalipin. Si Paul ay lumilitaw na ambivalent. Kahit na malinaw niyang itinuturo ang daan tungo sa ganap na pagpapalaya sa lahat ng 3 kategorya. Ang kanyang mga kompromiso ay tila sumasalamin kung minsan ang kanyang sariling kawalan ng kakayahan na tumaas sa kanyang sariling kultural na hangganan bilang isang Hudyo, at sa ibang mga pagkakataon ng mga tensyon ng pakikipag-usap sa mga lugar ng kultura sa kanyang mga pinaghalong kultura. Ibinalik ng huli na simbahan ang labanang napanalunan ni Pablo at ng iba, ibig sabihin, ang paninindigan ng lahat ng kultura at wika, ang pangunahing integridad ng lahat ng mga tao. Ito rin ay sumuko sa mga labanan kung saan si Paul sa isang kahulugan ay nakipaglaban sa isang mababang antas na kompromiso sa insurhensya, ngunit hindi sumuko. At kaya si Paul ay isang modelo para sa inculturating ang ebanghelyo and gospeling kultura, bridging kultura, at mapaghamong kultura. Pero I would argue, his significance is especially in the method of inculturating. Hindi sa partikular na anyo o tiyak na resulta ng kanyang teologiko, ethical, at gawaing pastoral. Si Paul ay isang modelo ng pakikipagbuno sa ebanghelyo at kultura at sa kultura laban sa kultura sa konkreto, pastoral na mga sitwasyon. At ang mga sitwasyong iyon ay walang anuman ngunit walang mga kalabuan at tensyon, kahit na nangangailangan sila ng matatag, direkta ngunit sensitibong pagpapahayag ng mapagbiyaya, buo, inklusibo, at mapagpalayang ebanghelyo ng Diyos. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito ang inyong DJ, DJ Yummy, yummy sa boses pero yucky sa face.